Pambabatikos ng direktor na si Eric Mati kay Tony G, sinupalpal ni Robin Padilla. Pinalaga ng award-winning filmmaker na si Eric Mati si Tony Gonzaga dahil sa unbothered post nito sa Instagram bilang sagot sa pambabatikos sa kanya ng publiko. Hindi nagustuhan ng veteran director ang tila pagmamalaki ng TV host, actress at vlogger sa gitna na natitikmang masasakit at malilisyosong salita ngayon mula sa mga netizens. Matindi ang naging pagbanat sa kanya sa social media matapos maging host sa proclamation rally ng presidential candidate na si Bongbong Marcos at sa katandem nitong si Mayor Sara Duterte. At mas lalo pa siyang nadiin ang ipakilala niya sa naganap na rally si Representative Rodante Marcoleta na isa sa mga kumontra noon sa pagibigay ng bagong prangkisa sa ABS-CBN. Kasunod nga nito, nagbahagi si Tony sa kanyang Instagram account ng screenshot mula sa social media post ng isa niyang fan na kuha sa rally at nilagyan ang caption na unbothered. Nirepost ito ni Direk Eric sa kanyang IG na may napakahabang caption kung saan sinabi niyang despicable, disgusting, and really crude ang naging stand ni Tony sa pambabatikos sa kanya. Everyone has a right to their own political stances. But when Hitler runs for office after slaughtering millions of Jews and you still support his bid, the least you can do is acknowledge all the blood he has spilled with integrity, stick to your own crazy misplaced loyalty, in private or in silence. The atrocities of Hitler was a history that has been written that actually happened, and that no one can refute. In the same way, the plunder and the horrors of the Marcos regime to our country, the Philippines, that no one has claimed responsibility until now, with the players still roaming around free, moneyed, and powerful, is a refutable and historical fact that cannot be forgotten and rewritten. The victims of both the Holocaust and our martial law were real people with names, families, and siblings that walk and talk the earth then and even survive by descendants until now. No one can ever say that they didn't exist, ang simulang pahayag ng direktor. Aniya pa, I cannot fathom anyone who have access to the same historical facts from our books and YouTube like everyone else can still have the gall to hold their head so high to the point of being so arrogant and obnoxious to brush away critics and dissenters even acknowledging and flaunting with such an insensitive hashtag. That is just incomprehensible. To give your support to any political candidate, whether or not out of affinity, blood, or loyalty, is between you and your conscience. You can do whatever you want with your celebrity power and God's guidance because this is a free world after all. But to be brazen, arrogant, and snooty makes all of it despicable, disgusting, and really crude. What makes you people so emboldened, seeming almost like untouchables, to never have the decency to acknowledge with humble bowed heads and with Almighty God as your witness that you are one side of the history had unmistakably and irrefutably proven to have been part of the plunder and corruption of the Philippines then and now. Impunity and apathy run so deep in all of us. Hashtag bothered. Pagawakas ni Direk Eric. Maraming sumang-ayon sa IG post ng direktor kabilang na sina Lotlot De Leon, Jano Gibbs, DJ Chacha, Ina Fileo, John Arcilia, Mikoy Morales at Direk Quark Henares na nagsabi pang hindi talaga siya makapaniwala sa naging desisyon ni Tony. Komento ng direktor at movie producer, I can't believe she actually introduced Marcoleta at an event. The man who was responsible for shutting down the company that built her career. Hindi lang impunity at apathy eh. Opportunista talaga. Nag-react naman si Robin Padilla sa social media sa pambabatikos ng direktor ng pelikula na si Eric Mati kay Tony Gonzaga. Inakasahan ni Eric si Tony na mayabang na nagpapakita ng suporta sa mga politiko na inakasahan noon ng mga politikal na maling gawain at mga politiko na nagtulak na isara ang kanyang home network na ABS-CBN. Sinabi ng direktor na may karapatan si Tony na suportahan kung sino ang gusto niyang suportahan. Ngunit ang paggawa nito ng walang pakundangan ay ang nakakainis para sa kanya.
Sinagot naman ni Robin si Eric sa pagsasabing may karapatan si Tony na suportahan ng mga politikong gusto niyang suportahan. Inakusahan din ng action star ang filmmaker na hindi nirerespeto ang kalayaan ng iba. Dagdag pa niya, dapat alamin ni Eric ang iba't ibang sides ng isang kwento dahil isa siyang direktor. Sinampal din ni Robin si Eric sa pag-post ng kanyang pagbabatikos kay Tony sa English. Ano ba yung napanood mo na sinasabi mo, Eric Mati? Baka propaganda ang ibig mong sabihin. Nakikisawsaw ka pa sa pagbanat kay Tony G. Kung may karapatan ka sumuporta sa kandidato mo, may karapatan din si Tony G. Hindi ka naman pinakikialaman sa sinusuportahan mo. Pa-English-English ka pa. Artistic at political freedom niya yun kung sino ang gusto niyang suportahan. You love to talk about freedom but you don't respect the freedom of others. Director ka, di ba? Kasama sa pinag-aralan mo ang pag-alam sa two sides ng storya. Anong makuha mo in bullying a woman? Si Tony Gonzaga ay isang sikat na artista, host ng telebisyon, star sa YouTube sa Pilipinas, at ikinasal sa director na si Paul Soriano noong June 12, 2015 sa Taytay, Rizal. Ipinanganak noon ni Tony ang kanilang panganay na si Severiano Elliot noong September 30, 2016. Sa kanilang kasal, isa sa kanilang mga ninong si dating Senador Bongbong Marcos. Para laging updated sa mga latest news, please consider subscribing at hit the notification bell para maging updated sa mga bago nating uploads. Dito lang yan sa Racial Stories.